Ito ang part 2 ng ating Sew Simple Sewing Machine Troubleshooting. Pero bago ang lahat, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe naman kayo para mas mapalaki natin ng Project Copy TV at marami tayong magagawang video in the future. Salamat! Kumusta po mga kaibigan? Welcome to Project Hobby, your Hobby TV. Ang layunin natin sa Project Hobby TV ay magbahagi ng kalaman tungkol sa arts and craft, sewing, cooking, photography, or anything under the sun na may alam tayo. Kagaya nga na nabanggit natin sa introduction, this is the part 2 of the Sew Simple Sewing Machine Troubleshooting. Sinagot ko kasi lahat ng mga comments sa previous video natin at maraming questions na naisip gawa na ng video para kung sakasakaling may mga similar problems, masasagot na agad yung mga tanong nila. So nakapaglista ako ng 5 main questions na andito. Sasagutin natin ng isa-isa. Unang-una, ano ang tamang placement ng bobbin case? So sa question na yon, inassume ko na malamang nagkaroon ng trouble yung kanyang makina at binuksan niya na. Usually kasi pagbukas natin, kagaya din ang nangyari sa akin, hindi ko na tinandaan kung ano yung itsura ng ating bobbin. So, ito yon. Pero bago ang magpatuloy, unfortunately, karamihan ng mga problem na ni-refer sa akin, yung kanilang ganito, itong bilog na to na umiikot, tingin ko ang latest na labas ng ganitong makina ay plastic. Fortunate lang ako kasi yung akin is bakal pa. So, ayan, plastic itong ganito nila. So, kaya din siguro maraming trouble o maraming naging problema sa kanilang sewing machine. Pero going back to the question, ang sagot doon, kunwari, binuksan natin ito, tinanggal natin ito, ang placement ng ating bobbin case ay nakapaganito. Ganon. Parallel itong parang may linya dito. Ito. Parang may line. Parallel siyang paganon. So, ang suggestion ko, pagkabukas na pagkabukas ninyo nitong bobbin area, picturean nyo na kaagad para alam nyo kung ano yung original na itsura ng bobbin compartment. Para hindi na kayo mahirapan sa kasakaling tinanggal nyo ito, paano kaya ibabalik? Kasi otherwise, pag binalik nyo yan at pinihit nyo yung ating wheel, ang mangyayari dyan ay iikot din siya. Pagkatapos, tatama yung karayom doon sa ibaba. Kuklose up natin. So, ayan. Pag hindi nyo na itama ng maayos, pag ikot nyan, iikot din ito. Magtataka kayo, yung karayom mubunggo doon sa bobbin case. So, ayan. So, tandaan natin, yung placement ng ating bobbin case is nakapaganito. Yung parang linya niya, yung parang may malalim dito, facing the right side. O kaya, mas madaling tandaan, itong may malalim na to dito, ay naka-align dito sa parang tubo na to. So, paglagay natin, ito parang naka-point siya dito para sakto yung placement ng ating bobbin. Alright? So, ayan. Kasi pag iikot yan, dapat naka-steady yan eh. Ganun. Para diretso yung tusok ng karayom. Ayan. Pagkatapos ito, tataas-baba yan. Kasi yan yung nagko-control nung ating feeder. Alright? Ganun-ganun siya. Kasi pag hindi natin in-align yan, mabubunggo ng karayom yung ating bobbin case. Magtataka kayo, bakit ayaw na mag-pierce through nung ating karayom. Alright? Ganun yan. Isa pa pala, pagtanggap ninyo ng unit, i-check nyo kung yung ganito niya, yung bilog, ay plastic. Pag plastic, kailangan nyong ingatan. Pag nabasag o nagkaroon ng crack, medyo trouble na tayo. Might as well, tawagan nyo yung inyong vendor, yung pinagbilan ninyo. Kasi dapat hindi yan mababasag kaagad. O kaya, might as well, pagtanggap ninyo, i-check nyo yung placement ng karayom. Kung ano yung placement ng karayom, i-check nyo doon sa previous video natin. Ilalagay natin yung link. Alright?
So again and again, yung placement ng ating bobbin case ay nakapaganon. Ito lang yung tandaan natin. Ito at saka itong parang may kanal dito, naka-parallel dyan. Alright? So, yan. Yan yung placement ng ating bobbin case. Alright. Pangalawang tanong. Napapalitan ba yung AC adapter? Tingin ko napapalitan naman. Merong universal na adapter o yung merong DP heat. Meron siyang option to select kung anong output niya. So, sa case dito, 6.0 volts or 1200 ampere. If I'm reading it right, parang ganun. So, may mga adapter na universal na may napipihit. So, ang recommendation ko kung sakasakaling sira yung inyong adapter kasi ang ginawa ninyo, pag ito yung sinaksak ninyo, ayaw gumana ng makina. Pero pag nilagyan nyo ng battery, gumagana siya. So, tama nga. Ang reason is baka sira yung ating adapter. So, maghanap kayo ng universal adapter na may option na para pumili kung anong klaseng voltage o may selection para doon sa tamang voltage ng makina na to. Might as well, pag bibili kayo ng adapter, dalhin nyo ito, ipakita nyo doon sa salesman o sa sales lady kasi most likely, may alam sila sa mga voltage ng adapter. Let's see kung meron pa ditong information. Wala na. So, nandito lang talaga siya. Alright, pag nakita nila itong mga information dito, malalaman nila at malalaman kung ano yung compatible para dito. Alright, saan available? Sa hardware. Is hardware, pwede sa handyman or any related stores. Okay? So, ayan. Dalhin nyo ito para may reference yung salesman. Kasi baka pag hindi nyo dinala nito, hindi ba parang adapter lang sa makina, baka sabihin nyo ganun. Tapos, mali yung mabibili ninyo. Next question. Actually, itong next question, request talaga siya to make a tutorial video regarding alignment at saka sa timing ng bobbin. Hindi siya masyadong clear kung ano yung ibig sabihin, pero siguro gusto niya lang makita kung paano gumalaw itong circle na ito at saka yung alignment din ng bobbin o yung timing doon sa bobbin, yung alignment at saka timing down ng bobbin. Itong matulis na ito, ayan, yan yung nagfe-fetch ng sinulid galing sa karayom. So, kung ipipihit natin, makikita ninyo na dapat yan, pagbaba ng karayom, pag-angat niya, ta-timing yan doon para makuha niya yung sinulid. At yan yung parang nagtatahi tapos pag-angat. So, dapat pag-point nung matulis, ayan, yan yung itsura niya. So, kung babagalan natin, ayan. So, pagtusok doon, halos magkasakto yung butas ng karayom doon sa matulis na yan. Pero hindi sila sobrang magkalapit. Itong bobbin case na to, kagaya ng na-mention ko kanina, hindi siya gumagalaw. Naka-steady lang siya. Alright? So, pag hindi nag-align o hindi nagtugma yung butas ng karayom pati doon sa matulis, malamang yan yung reason kung bakit nag-i-skip, bakit ayaw makatahi ng ating makina. So, in terms of adjustment, wala tayong kakayanan para buksan yan o kalikutin. Patingin nyo sa mga nagre-repair. Alright? So, yan. Pero yan yung proper timing nung itong bilog na to at saka yung pagtusok ng karayom sa loob. Ayan. Try natin lagyan ng sinulid. Alright. So, yan nilagyan natin ng sinulid. Titingnan natin yung timing nung pag-ikot nito at saka yung pagbaba ng karayom. So, pagbaba niyan, ganon. Tapos,
Tatiming yan, kukunin niya yung sinulid, ganun ang magiging itsura niya. So, ayan. Ngayon, pag hindi niya na-catch yung sinulid dito sa karayom, may problema tayo. Right? Ganun yung timing niya. Tapos, yung sinulid na yan, iikot lang yan doon sa paligid nitong bobbin case. So, ulitin natin. Tanggalin natin muna. So, lagay natin itong bobbin. Regardless kung ano yung posisyon nitong bilog na to, pag nilagay natin yung bobbin sa kanyang tamang angulo, iikot at iikot lang din itong bilog na hindi nagmo-move ito. So, check natin. Dapat nakaganon lang siya. Steady yan. Tapos, kukunin niya yung sinulid doon at iikot lang din ang sinulid ng paganon. So, yan yun. Ganon ang kanyang execution. Paulit-ulit lang yan. So, ngayon, kagaya ng nabanggit ko, kung hindi niya napifetch yung sinulid, something is wrong dito sa bilog na ito. Alright? So, ganun yung kanyang proper timing. Next question, pang-apat. Hindi pa rin nakakatch yung sinulid sa bobbin after ng lahat ng troubleshooting. Malamang related yan din doon sa ano, sa alignment at saka sa timing ng ating bobbin. So, yun. Kagaya nga na din ang na-mention ko. Kung hindi niya nakifetch, ito, yung matulis na yon. Kung hindi niya nakukuha yung sinulid na nasa karayom, hindi nga mapapetch ng upper thread yung ating sinulid na nanggaling sa bobbin. So, ito yung may diferensya talaga. Alright? Panglima at last sa ating mga questions. May inassist ako to the extent na nag-Facebook Messenger pa kami para makita ko kung paano gumagana yung kanyang makina. Shoutout nga pala kay Janine. So, ayun. Napuputol pa rin yung sinulid kahit na tinest na namin ito, tinest na namin yung placement ng sinulid, lahat-lahat, yung placement ng karayom, placement ng bobbin. Ang problema, marupok yung sinulid. So, nung pinalitan niya yung sinulid, gumana. Pagkatapos, yung last na adjustment is nasa tension na lang. Alright, so ganun. Pag naputol pa rin yung sinulid, kahit na na-troubleshoot nyo na and all, tingnan nyo parang lahat naman ng aspect na i-check ko na, pero bakit napuputol pa rin yung sinulid? Try nyo palitan yung sinulid. Alright? So, gumamit kayo ng sinulid na may pangalan. Regardless ng anong brand. Basta may pangalan. Ito, ngayon ang ginagamit ko. Ang brand niya ay Astra. Meron din akong Globe. At this one is Apple. So, yun. Basta may mga pangalan. Hindi naman talaga brand specific, pero dapat may pangalan. Okay? So, ayan. Yan yung mga limang questions doon sa mga comments sa previous video natin. So, sana nasagutan natin ng maayos. So, kung may troubleshooting pa kayong hindi ko nasasagot, itanong nyo lang. At saka pala, ingatan natin ng maayos itong makina, lalo na pag-plastic. Kasi, accordingly, yung price ng repair neto, kagaya din ng presyo ng buong makina. At saka hindi natin masigurado kung may pyesa na available na ganito. Kasi hindi naman to known brand eh. Alam niyo naman kung saan gawa. Diba? So ayan, ingatan natin. Kagaya nga ng sinabi ko, pag plastic ito, buksan natin yung makina, check lang natin. Kung plastic ito, kailangan natin ingatan. At saka, kahit bago, ulitin ko lang, i-check niyo yung placement ng karayom. Kasi may nag-comment din sa akin, baliktad yung placement ng karayom, kaya napuputulan siya ng karayom. So, check nyo rin. Kasi hindi naman talaga perfect. Kahit sabihin mong pumasa yan sa quality control, since tingin ko tao din ang nagkakabit ng karayom, may human error pa rin, may human factor pa rin na engage sa paggawa ng makina o pagkabit ng karayom mismo. Alright? So, that's it muna for today, guys. Sana nasagutan ko ulit yung mga question dun sa comments. So, again and again, pag may hindi pa tayo nasagot o may panibago kayong issue, i-comment nyo lang sa comment section natin. Susubukan nating sagutin ulit. Kasi, as much as possible naman on my part,
sinasagot ko lahat ng mga tanong ninyo. Okay, that's it muna for today. Maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan na naman kayong panibagong kaalaman dito sa Project Hobby TV. Again, nasa 110 subscriber tayo. Subscribe kayo guys para lalo tayong lumaki. Siguro ang target natin after 6 months nasa at least 1,000 na tayo. Alright, we can do it. Sa tulong ninyo, maraming salamat. Hanggang sa muli dito sa Project Hobby, your Hobby TV. Bye-bye!